ba't naging Miles ang pangalan mo? Then, nung nag-start kasi po ako, nandun po si Camille Prats. Eh, sa kanya po talaga ang pinangalan ng lola ko. Kasabayan mo, Catherine, Julia, o ay yung mga kasama mo sumikat na, hindi mo ba naisip, uy, kailan kaya ako? Dumating ako dun sa point na may mangyayari pa ba sa akin? May ganun na ka-ate. Anong most challenging for you na role? Na nagawa ko? Oo. Baka ito ating batang Quiapo. First time po manganak ate sa palig. Weakness ko kasi pag, weakness ko pag sinabi sa akin, proud sila sa akin. Ano ba yun? Nako, time to celebrate kasi ang isang kaibigan natin got her big, big break sa Batang Quiapo. Ang tinutukoy ko, walang iba, kundi si Miles Ocampo. Nilibre ko siya ng kape. Kape dahil paborito niya ang kape. Woohoo! So yun pala ang ano, ibinubuga mo. Hindi ko alam yun na nakita tayo the first time. Hello, ayan. Welcome to my vlog. Thank you for having me, Andy. Pinapanood po namin kayo. Yung boyfriend ko po yung episode ko kay Tintin. Favorite kasi namin sa Tintin. Ooh! So what do you want to order? What is your favorite? Mahilig ako po sa iced coffee, Andy. Oh, sige. Ano na lang po? Pero meron akong super... chocolate. Actually, ayan. Pero ito. Signature frozen chocolate, masarap. Promise. Okay, yan, yan talaga masarap. Lagi ka dito, Ate. Nung bago mag-pandemic, favorite ko rin talaga itong thing. Yay! Oh, sige. Sabay po, Ate B. Enjoy. Masarap siya. Oh, di ba? Surprise! Pero masarap din yung ibang coffee pool na dito. Mm-hmm. Yung kumagkakusi siya. Talaga? Moro ko talaga. Nung ano kasi pandemic, di ba? Meron kaming machine sa bahay. Oo. So gawa-gawa. Ah, marunong ka rin? Opo. So feeling mo kunwari. Tapos nagkaano pa ako ate. Kung saan ko binili yung machine ko para mayroon silang mini class na latte art. So kunwari, siyempre hindi ko naman po nagagawa. So ngayon multi-talented ka pala. Hindi naman po, ate. Biglang lumabas, no? Saka kaya. Actually, yung bata pa lang po ko, ate. Baka ngayon lang talaga rin since napibigyan ng chance na yung mga ganong klaseng rules. Kasi syempre, nung bata, mga pa-sweet-sweet lang. Ito yung parang mature na nagawa ko na to. Yung pinaka-intense na nagawa. Ilang years ka ba sa Bulilit? Nag-start po ko dun 7. Ang hirap rin pala, no? Pag sobra ka na branda child star, ang hirap mag-transition. Yes, ate. Usually, yun yung nagiging problem kapag ka-child star ka. Kasi syempre, yung tumatad sa awkward stage, hindi lahat nakakatawin. Pero hindi po ako sa Bulilit talaga nag-start. Nag-start ako, ate, sa isang commercial. Hindi buwan pagkatin yung sumasayaw sa... Parang, alam ko yun, diba? Yun. Tapos, yung first show ko, Mangarap Ka. Which is sa Quiapo rin ang ano. Kaya po siya sinuot. Tapos ang director ko rin po doon. Direct mo yung Siberia. Yung isa po sa director din ng Batang Quiapo. So para lang niya siyang ano... Parang full circle. Oo. Naalala ko noon, ang nagpapa-audition si Direk Cathy Garcia Molina po, si Nanay Cathy. So syempre, ate po nagpapa-audition ka. Lalo yung bata ka. Papablower po ka pa sa salon. Oo. Ganyan. Tapos may false teeth pa ako, ate. Kasi syempre, bunga yung harap ko. Tapos, ang nangyari, hindi ko po alam na Batang Quiapo pala yung hinahanap nila. So sabi sa akin ni Direk Cathy, bakit ikaw makapagsalita ng F? Bakit ikaw makapagsalita ng X? Hmm. Tapos yung partner ko sa audition, sabi na ay may postiso po kasi siya. Tanggalin mo yung postiso mo, so syempre ako, tinanggal ko naman. So sabi niya, Willie, ko ba magpagupit ng hair? Yung hair ko, Ate B, hanggang dito po. Kasi syempre, pangarap po ng mama ko dati, magkaroon ng shampoo commercial. So, inaano niya pa yan, ate. May yun ay sumuhok ko, ninunyog niya pa. Yung mga typical po na talagang mga dati pa. Paganda ng buhok ako. Oo, ate. Tapos pinagupitan ng boy cut. Awesome. Tapos ako, game lang naman ako. Doon tinanong po ko, opo, game. Kasi di pala okay sa mama ko. Umiyak yung mama ko, ate. Kasi
kung isipin mo, kung tanong itilagaan yung buhok mo, tapos... So, yung sumama ang loob. Kung naiyak siya nung ginugupitan ako. Tapos, yung... Since first acting ko yun, ate, walang may kinala kung sino po ako. So, since boycott, ang rule ni Direk Kathy, bawal lang pumunta sa set ng naka-ayos girl. So, pants lang, t-shirt, ganun ang po. So, walang may alam talaga ate na babae ako. Except for the director and the EP of the show. Kasi parang tomboy-tomboy ang dapat doon. So lahat sila doon, yung audio man, kapag kinakapitan ako ng lapin, lahat yung break mo parang panty. Walang may alam, Ate B. Ang galing, so ganun ka kaka-convincing. Opo, kasi tsaka first ko rin ate, so wala talagang may kakilala sa akin. Tapos even yung mga bata sa kya ko, na babae, eh crush mo lang yung anak yung sabihin kay mama. Ganun siya ate. Parang nung na-reveal na finally ng babae ako, lahat sila, even ng crew, mga cameraman namin, hindi makapaniwala na babae pala. So, very effective ka na noon pa. Baka nagkataon lang ate na since first ko yun, so hindi talaga nila alam anong gender ko at that time. Tapos nung kinakwento ako kay Direk Malus, kay Direk dito rin ako dati. As in, ayun, nakakatawa na nakaka-miss kasi umarte ate B. Na may miss ko umarte. Nakita ko ang dami mo nagagawa, kumakanta ka, komedyante ka, acting. Pwede po kumakanta, pero lang. Hindi naman ate B. Nung mga late kasi parang nahilera ako sa comedy kanya, tapos right now, sa bulag ako, nag-inist ako. So, every time na meron akong work na acting talaga, na-excite ako. Yung gutom ka to act, gutom ka umarte talaga. So, sarap mga maging artista? Masarap, ate. Lalo na nung bata ako na parang, syempre kasi nung bata ka parang makita ka lang sa TV, you made it. Ganyan na siya, di ba ate? Tsaka pangarap ko dati, ako pa nagpilit sa parents ko na mag-artist ako. Kasi gusto ko pumasok sa loob ng box. Yung TV. So sila naman, mga magulo ko, supportive naman sila na dalhin ako sa BTRs pa noon ate kasi commercial ka. Tapos habang lumalaki ka syempre, ang goal mo, gusto ko sumikat. Like, sikat. Yung alam mo natin, the typical artista na may nagkakagalaan, ganyan. Tapos dumating ako dun sa point na may mangyayari pa ba sa akin? May ganun na ka-ate. Kasabayan mo, Catherine, Julia, o ay yung mga kasama mo sumikat na, hindi mo ba naisip, uy, kailan kaya ako? Sila, Kath and Ate Julia yung parang first sa batch namin na talagang sikat na sikat after Mara Clara, di ba? Tapos yun yung nandun ako sa awkward stage ko na, shocks, may gusto ko rin ng ganun. Parang siyempre, di ba po, paulit-ulit ko lang po sinasabi, hindi ko i-deny na dumating sa, sana ako din, sana ganyan. Pero wala, marirealize mo po na sa industry natin, hindi nasa yung spotlight all the time. Talaga pong iniisip ate na, baka hindi ko talaga time. Hindi talaga. So, once na may project na binigay sa'yo or may work na binigay sa'yo, then that's your time to shine. That's your time na galingan mo. That's your time na ibigay mo yung best mo. Kasi, hindi mo alam kung sino makakanood mo ate. So, itutodo mo siya. Tapos ito, narealize ko ate na pag tinignan mo yung bigger picture ng pagiging artista, hindi naman siya pasikatan, hindi naman siya sinong pinakatinitidaan. Longevity na lang ako talaga. Yung kalma ka lang, steady ka lang. Tapos kapag may work, talagang bibigay mo yung best mo. Kasi doon ko narealize ate na anytime, pwede kang palitan. Meron ako ganun kasi ate na yung personality ko, mukha nang loud yung personality ko na ingay-ingay ko, joke ako ng joke. Pero ano ko ate, yung lagi akong, kaya ko ba? May ganun ako. May self-doubt. All the time. Pero pag nandun na ako sa set, wala, talon lang ako talaga. Like, dito na ako, gawin ko na, tutundo ko to. Saka siguro ate, andun ko sa enjoy ko talaga. Gusto ko talaga yung ginagawa. Anong gusto mo sa pagiging artista? Yung ang dami kong nami-meet na tao, ate, you grow talaga kapag iba't ibang perspective yung nakakasalamuha mo at the same time, sinasabuhay mo yung stories. So, kaya yun yung nakaka-excite for me na iba't ibang roles, kaya every time tinatanong ako, anong dream project mo? Ang hirap sagutin, ate, na kasi parang, wala talaga yung kahit anong maibigay sa'yo, parang nakaka-excite all the time. Sino mga idol mo? Miss Judian Santos po. Grabe, Ate B. Nakita ko si Miss Judian sa isang event nung the other day. Tapos sabi niya sa akin,
Inuwi niya. Ang yabang. Sabi niya, you're doing a great job. Tapos ate, biyuting. Ako kumalakpak talaga. Kiling na kiling talaga ako. Pangarap ko makatrabaho sa studio. Kasama ko po si Kuya Ryan, di ba po, sa Itbulaga. Meron po kong, ano, yung boyfriend ko po, ginawan po ko si Elijah. Ginawan niya po ako ng video greeting. Kasi sabi ko, gusto ko ng mga video greeting. Kasi sabi ko po sa inyo, fangirl ako. Hiningan po nila kami video greeting sa studio. Ang sakin, kilig na kilig talaga. Sabi niya nga po, sana mag-work kami soon. Gumanan pa siya, kilig na kilig ako. Mabilis po ko ma-starstruck sa artista hanggang ngayon, Ate J. Like, hello po. Kasi, kaya gets ko yung mga fan ate na pag nakakita ng artista, talagang kilig na kilig. Kasi gets ko, ate, hanggang ngayon, ganun pa rin ako sa mga artista. Ang sarap sa feeling yung mga ganung comments, like yung mga hinahangaan mo, mga bata pa lang pinapanood mo po, tapos makakarinig ka ng ganung comments from them. Parang nakaka-inganyo at saka nakaka-excite na umarte ulit. So pag nasa Itbulaga ka, ibang iba siya, oh. Kwela-kwela. Tapos biglang nagiging seryoso. Oo, ate, kaya siguro ganun yung lumabas dun sa Batang Quiapo. Kasi sobrang na-miss ko umarte talaga. Parang puro light talaga yung ginagawa ko lately. Tapos sa Bulaga, unexpected blessing yung Bulaga for me. Kumbaga, bata pa lang ako, bata pa lang ang nanay ko, Itbulaga na siya. So, yun yung mga bagay, ate, na hindi mo naisip na pangarap kong magiganito. Kasi alam mo, imposible. Never sumagi sa isip ko na mapapasali ako sa isang noontime show. Tapos naging ganun din yung pagtanggap ng mga tao sa akin. Lalabas ako ngayon. Like, before po, may mga nagkapapicture na. Pero yung ngayon, knock-knock, gaganun yung lakas. Knock-knock. Masarap lang sa puso. Yung... Ewan ko ate. Overwhelmed talaga. Yes, nakakatuwa yung kapag na may mga mall shows, naririnig mo na kisigawan sila, na alam yung pangalan mo. Pero doon ako talaga ate sa... kahit isa lang may maka-appreciate sa akin. Kasi ako, ginagawa ko yung best ko. So, kahit isang tao lang may makakita nun, ng ganong effort from me, proud na ako sa sarili ko. Game na game! Pangarap ko po ito, Ate V. Artista o barista? Artista muna po. Para po magka-coffee shop na, may para po may pera pang coffee shop. Bilang naman yung barista, artista. O, di ba, Ate, ginagano'n talaga po. Kasi may bubble shot, kailangan ko. Ate, B, huwag po kayo mag-expect, ha? O, sige. Pagkatapos ko sabihin, ginagalingan ko sa lahat, no? Pumalpak ako dito. Very wrong. Ate, ano po ikot yung kamay ko po? Eh, ito pong gata. Ate, ba't ka nun? Ate, B, huwag ka na lang po mag-expect, please. Oh. Voila! Oh! Pwede na! Nakita niyo po yan? Tornado. Tornado. Yay! Good job! We're proud of you! Oh. Ay, ate, pasensya niyo na po yung gawa ko. Anong most challenging for you na role? Na nagawa ko? Oo. Baka ito ating Batang Quiapo. Totoo? Yes, kasi first time po manganak ate sa palig. Parang first time po siya manganak and yung bigat ng role itself. Nung in-offer siya sa akin, young Cherry Pie daw po, young Miss Pie. So nag-guess ako agad ate, pero wala pa akong alam with the flow of the story, ganyan. Tapos nung nalaman ko na kung paano yung latag niya, nandun na yung pressure na parang kailangan kong, since pilot siya, kailangan ko pong mapaniwala yung tao na isa kong ina. Naumiri talaga ako. Natutuwa ako na even before po umiri yung Batang Quiapo, may mga nakanood ng preview po, ng special screening, na may mga naririnig daw silang comments na, grabe, parang nanganak siya talaga. Bakit niya alam? Yung mga ganong comments yung parang masarap pakinggan. So, sa anong hugot nun pag ganun? Ate, di, iniri ko lang po talaga. Ano ba, sa banyo pa? Iniri ko lang ng todo. Tapos sabi talaga, parang ang instructions lang sa akin. Masakit to, sobrang sakit ko. Anong maisip mo na masakit? Yun siya. Tapos, nakakapanood din naman po ka ng mga pelikula, ate, na may nanganganak, ganyan. At ako talaga, jump ka doon lang. Tsaka nandun ka na ate, like, so, nakahandusay po ako sa palengke. Dugo na po lahat sa akin. Parang,
ang arte pa ba tayo, Ate Bida? Paano po ito? Ako, game na lang, Ate. Talon agad. One take daw? Totoo ba yun? Marami siyang mga ano, Ate. Marami siyang mga shots, syempre. And hindi ko, lagi ko sinasabi na yung mga comments na nagagalingan sa akin, hindi lang sa akin yung credit mo na Ate. Kasi grabe yung alaga ni Kuya Coco, ni Direk Malu. Kasi hindi lang siya one way palagi. Hindi lang siya yung dahil lang sa akin. Yung tulong and motivation din nila yung talagang nagdala sa akin dun sa state na yun. Dun sa moment na yun. And to portray the younger Cherry Pie. I know. Ubo naman. Galing ba talaga si Ate? Siyempre po si Cherry Pie. Bata pa lang po. Pinapalag ko. Kahit nga po kayo, Miss Mia. Bata pa lang po ko. Ate, hindi na po kayo. Pero yun, Ate. Nandun yung pressure and at the same time, kailangan mo i-prove dun sa mga taong naniwala sa'yo na kaya mo. Kailangan mo papatunayan na, hindi kami nagkamali na siya yung pinili namin. From having this big dream, naging longevity lang, para lang tumagal. Tapos ngayon, ito yung super, it is a big break for you. Yes, Ate, na pa yung talagang napansin ng mga tao. And hindi ko, while doing it, hindi ko siya naisip na maging ganun, Ate, talaga. Like, doon ako parang na-excite ako na makakabalik ako sa ABS, nakaka-arte po ako ulit. Yung ganun, Ate, na parang shocks. Nandun yung pressure at the same time. Sobrang excited ako kasi I feel like na ako eh. Ano ba yun, Ate? Ano? Feeling ko na ako sa kumbaga doon sa drama department. I feel like na ako doon. Kumbaga, napahinga na ako doon. Oo. Tapos yung magkaroon ako na, nandun yung kaba Ate na kaya ko pa ba siyang gawin. Tapos nung na ririnig ko yung comments nila, until now Ate nakakabasa ako ng comments. Parang, Ate kasi. Ang sarap sabihin hanggang ngayon pala may nakaka-appreciate ko sa'yo. Ba't may na-feel mo ba dati walang nakaka-appreciate sa'yo? Ngayon, Ate, I'm grateful and thankful dun sa mga taong naniniwala sa akin. But iba yung ngayon, Ate B. Parang iba yung pagmamahal at iba yung validation na natatanggap ko for the past few days. Hindi ako sanay. Ano? Hindi ako sanay na gano'n natin. Like, nakakatanggap ako ng messages sa mga boss, sa mga katrabaho. Yung parang, bakit kaya nangyari to? Naisip mo ba? O hindi mo pa naiisip? Patience, Ate. And naniniwala kasi ako dun sa kung mahal mo talaga yung trabaho mo, babalik sa'yo. Babalik sa'yo yung pagmamahal ng trabaho mo at ng mga tao sa community. Ako gusto ko umarte. Gusto ko makilala bilang magaling na artista. Hindi bilang sikat na artista. Sinong nakakita sa'yo na magaling ka palang umarte? Si Kuya Coco po. Sa talaga? Si Kuya talaga. Actually, siya po nag-cast talaga. With Dreamscape nga ako, I'm grateful with kila Sir Deo. Because ever since bata po ako, sila yung mga tagbibigay ng drama na project sa akin talaga. Siyempre, sugal po itong ginawa nila for me. Because pilot siya, Ate B. Dreamscape, ABS-CBN, Primetime, Kuya Coco. Alam ko pong big deal siya. Kaso gusto kong bumalik ka na sa drama. Drama ba talaga gusto mong genre? Ngayon, Ate, yes. Gusto ko ng umarte talaga. Ano ang tingin mo dun sa break na ito? No, this one's different, Ate B. Talagang, even my management, yung weakness ko kasi pag, weakness ko pag sinabi sa akin, proud sila sa akin. Ano ba yun? Ate, hindi naman. weakness ko, Ate, pag sinabihan ako, may nagsabi sa akin, proud sa akin. So, pag narinig ko yun sa boyfriend ko, sa management ko, sa family ko, iba yung, sabi mo na akong masakit na salita, di ako iiyak. Pero pag sinabi mong proud ka sa akin, iiyak talaga. Not siya importante when someone says they're proud of you. Because I'm always doing my best. So meron lang nakakita na yung effort na ginagawa ko. Importante siya for me, Ate. Like, alright, you're on the right track. Parang ganun. Isipin mo, isa...
that brief stint. OMG. Sobrang, ha? Yung mga taong hindi ko man na-expect na magte-text sa akin. May mga nagte-text, mga ganun Ate B, na parang worth it palang pag-iriko at paggapang ko sa palengke. Ano kang klaseng star ngayon? Kasi mukhang dire-diretso na to, awa ng Diyos. Baka magbago ka. Hindi po Ate, sis ko, hindi sinampala ko ng nanay ko. Sampalin ko rin po sarili ko. Wala Ate, ito yung mga ganitong bagay na hindi dapat umakit sa ulo. Kasi once na umakit siya dyan, bilis niya mawawala. Nandun ako sa moment na in-embrace ko siya na kasi nga minsan lang siya mangyari sa akin. Yung ganitong like recognition, ganitong praises sa mga tao. I'm using it as a motivation. Nagalingan ko pa yung best ko. Kasi dito ko, ngayon ko lang ulit napatunayan na may mga naniniwala pa sa akin. So dapat hindi talaga nag-give up, no? Yes. You have your own time. Own time talaga. May kanya-kanyang timeline. Lahat ng delays may reason. Kasi kung lagi kayo naisip, eh, bakit ganito, bakit ganyan? Tapos pag tinignan mo yung bigger picture, ah, kaya na-delay itong ganito kasi may ganito for you. Kaya hindi mo tinanggap yung ganitong project kasi tagagawin mo itong project na ito. May mga ganyan atin. Because nandito na rin ako sa stage ng career ko and ng life ko na kahit pa paano, nakakapilit na rin ako nung gagawin ko Ate. Kasi syempre, nung bata ka, go! Gawin ko lahat! Game! Pero ngayon Ate, nandun ka na sa magiging masaya ba kapag ginawa ko to? Or anong iba kapag ginawa ko to? Sobrang nasa exciting part ako kasi I get to explore different roles. Tapos yung iba't ibang environment talaga. So, nakaka-excite. Naalala ko to, meron kaming workshop with Direk Rory Quintos. Si Direk Rory, isa yun sa mga super love ko na director and isa yun sa ramdam ko na naniniwala sa kaya ko pong gawin. Lagi niya sinasabi sa akin, magaling kang artista, you just have to reinvent yourself. Tapos to nag-sink in sa akin, oo nga naman, hindi mo sila pwedeng bigay ng eto ka lang. Hindi mo sila po pwede bigay na eto na ako, tanggapin niyo ako. You have to step up also. You have to reinvent yourself. Bigyan mo sila ng bago. So tapos ka na sa sweet, sweet? Oo, Ate. Tapos na, Ate. Pagod na ako magpaka sweet girl. Pero pwede rin naman. Pero nandun na tayo sa umiiri na. Gano'n karami yung tumawag ngayon, nag-inquire? Super dami. Commercials! Oh my God! I can't imagine. Siguro dami commercials. Kulong, Ate. Pero sa ngayon, parang... Kanino mo gusto i-share yung mga blessing mo? Madami, Ate. Gusto ko fiesta. Of course, my family, my boyfriend, my management. Because I've been with my management since March last year lang. Mm. And nag-open talaga sila ng doors for me. Bibigay ko rin yung credit sa kanila talaga. Shout out, Maha. shout out ko, Rambo. Miss Miki. Miss Marilyn, shout out ko. Hello, Crown. Magkasama po kami sa Crown. Team Crown. Kung may matututunan ang viewers sa'yo sa buhay mo, ano yun? Matututunan? Bukod po sa knock-knock. Bukod sa knock-knock. Empathy, Ate. Siguro kung meron akong gustong matutunan nila empathy. Iba kasi kapag iniisip mo rin yung mararamdaman ng ibang tao. Susunod lahat. Like, kindness talaga, ewan ko Ate. Ang cliche man pakinggan, pero you need to be kind. Kahit na sinong tao, kahit na ano pa yan. Wala sa posisyon, wala sa ganito. Be kind sa lahat ng tao. Paano siya bumalik sa'yo? Babalik siya sa'yo Ate kasi naniniwala talaga ako din sa goodness ng universe. You manifest talaga. Last year, lagi ko yung nababasa, manifest, okay. Pero once talaga na dineclare mo sa universe yung mga good things, I deserve the good things in life, yung mga ganyan natin, darating pala siya sa'yo talaga. I'm so happy for you. Thank you, Ate. Salamat. I'm very, very happy for you. Cheers. Cheers, Ate. Cheers. Mas masarap yung akin. Ang ingit pa. Oo nga. Yan na gift mo kasi good job ka. Thank you po. I'm proud of you.
I'm proud of you. I'm so proud of you. As in, Ate B, pag nakatagal mo ng ganyang text, nangingilit talaga yung luha ko, Ate. Sobra. Yoyok. Pero thank you, Ate. And thank you for having me dito. Grabe. Be happy tayo na wala yung happy, tears of joy. Tears of joy. Tears of joy. Ba't naging Miles ang pangalan mo? Hindi ba pati apelido? Yes, Ate. Nung nag-start kasi po ako, magandang tanghali bayan. Tanda. Magandang tanghali bayan, Ate. Sobrang luma na nun. Masayang tanghali bayan. Nandun po si Camille Prats. Eh, sa kanya po talaga ako pinangalan ng lola ko. So, dati Ate, hindi po uso yung pare-pares na pangalan ni Bapo. So, Miles. Yung Miles, ginagamit po talaga sa bahay. Tapos yung Tan, middle name ko po, Tan. Eh, dati di pa po uso yung mga Chinese na apo. Tapos last name ko po, Ohilia. H-O-J-I-L-L-A. Trinay Ate for a time. Like, Miles Ohilia. Walang nakakatama how to pronounce it. Tapos parang ang hirap. So, sabi nila, ano pang ibang pwede? So, yung Ocampo po, apelido ng lola ni Mama. So, sa amin pa rin. Sa amin pa rin po siya.